Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapanambitan. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating simbahan ang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Maaalala ko po nung ako'y nasa probinsya pa sa amin sa Mindoro. Sa ganitong, nung ginunita po namin ang kapistahang ito, isa po sa naging humiliya ng aming pari doon, si Father John Castro SVD, ay ganito po. Hindi po ba't karaniwan na kung sino ang unang umaalis ay siya din dapat ang unang dumadating? Halimbawa po sa bahay namin, ako ay unang umalis kaysa sa aking mga kapatid, dapat po ay ako din ang unang uuwi. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Sa pagiging apostol, sa pagiging tagasunod ni Pedro at ni Maria Magdalena, tila iba ang nangyari. Si Pedro, noong Jesus ay ipinapako sa krus, wala siya. Si Pedro, noong Jesus ay namatay sa krus, wala siya. Ang naroon po ay si Maria Magdalena. Siya ang huling umalis sa tabi ni Jesus. Makatapos ang tatlong araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang unang dumating ay ang huling umalis sa tabi ni Jesus, si Maria Magdalena. At si Pedro, na unang umalis, isa sa mga unang umalis, bagamat sinabi niya na, Panginoon, iniibig kita, magiging tapat ako sa iyo at hindi ko magagawang maipagkaila ka. Eh siya itong unang umalis sa tabi ni Jesus sa gitna ng paghihirap nito. At siya din ang huling dumating sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero bagamat ganito, hindi nagbago ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro. Kahit na iniwan siya nito sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng kanyang kalbaryo sa krus, kahit itinanggi niya ito ng 3 beses, pinatawad pa rin niya ito. Minahal at inibig, walang nagbago ng kung paanong sa kanyang muling pagkabuhay, itinanong niya si Pedro ng 3 beses, iniibig mo ba ako? Minamahal mo ba ako? At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tila tayo ay nagiging si Pedro din. Sinasabi natin sa Panginoon na iniibig natin siya at hindi natin siya kayang talikuran. Ngunit kapag nandiyan na ang tukso, ang problema at ang kasalanan, ay tila ba tayo nagiging si Pedro na madali na lamang nakakalimutan ang ating mga pangako sa Diyos. So kung paano ganito din ako sa aking pang-araw-araw na pamumuhay dito sa loob ng seminaryo, sa tuwing ako ay nagdarasal, at ipinapangako ko sa Diyos na tila ba ako isang tapat na apostol sa Kanya, isang tapat na tagasunod kagaya ni Pedro noong una. Ngunit, pag dumadating na ang problema, kapag nasa gitna na ako ng hamon ng tukso, madali ko na lamang iibigay ang aking sarili sa demonyo. Nagkakasala, nagkakamali, pero kahit ganito, isa lang ang pinangako ni Kristo. Hindi magbabago ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat tayo ang una niyang minahal. Hindi tayo ang una nagmahal sa kanya. Makasalanan tayo, pero inibig niya na tayo. Sabi nga nung dalawa kong brothers, sabi nung isang brothers ko, uunahin ko muna ang Diyos para unahin niya ako. Pero sumagot yung isa kong brother, sabi niya, hindi, mali iyon. Kahit hindi natin inuuna ang Diyos, inuuna niya tayo. At tanging hiya na lamang natin sa Diyos na siyempre, unahin din natin siya, mahalin din natin siya sa kung paano minamahal niya tayo. Kagaya nga na sabi ni Cardinal Advincula, ang kwento ni Jesus ay hindi natapos sa Biyernes Santo. Hindi natapos sa kanyang kalbaryo sa krus. Hindi natapos sa kanyang pagkamatay. Ang ating kwento ay kwento din ni Jesus at hindi lamang kwento ni Pedro. Ang ating kwento ay hindi lamang natatapos sa ating pagkakasala, sa ating pagkakamali. Sa kung paano si Jesus ay nilabanan ang kamatayan at muling nabuhay, ganito rin dapat tayo. Napapatihulog man tayo sa kasalanan,
nagkakamali at minsan tinatalikuran ang Diyos, dapat tayo magbalik loob sa Kanya. Labanan natin ang tukso sa kung paanong linabanan niya ang kamatayan, sa kung paanong pinagtagumpayan niya ito ay pagtagumpayan din natin na mawaksi at malabanan ang kasalanan. Tayo'y makasalanan. Pangatlo, isa sa mga pinakamatatandaan ko na mga naging pagbasa ngayong panahon natin ng nito nagdaan ng panahon ng Kwaresma ay ang tungkol sa kwento ng alibughang anak. Ang alibughang anak ay sumasalamin sa bawat isa sa atin. Ipinakita ng pagbasang ito, ipinakita ng parabolang ito kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit na tayo ay tinatalikda natin siya, iniiwan natin siya. Kahit na tayo ay madalas na nagpapadala sa mga tukso at kasalanan, ang Diyos ay ang parang ama sa kwento. Nag-iintay lamang na magbalik loob tayo at parating tumatawag sa atin na magbalik loob tayo. 3 puntos para po sa mga pagbasa natin ngayon. Una, kahit na tayo ay kagaya ni Pedro na laging nangangako sa Diyos na hindi natin siya iiwan, lagi natin siyang mamahalin at magiging tapat tayo sa Kanya. At kagaya ni Pedro, tayo din ay nagkakasala at tinatalikdan ang Diyos kapag nandiyan na ang tukso. Iniibig pa rin tayo ng Diyos. Padalawa, kagaya tayo dapat ni Jesus na kung paanong pinagtagumpayan niya ang kamatayan, ay ganun din dapat tayong magtagumpay na labanan ang kasalanan. At patatlong puntos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Andiyan ang Diyos, isang mabuting ama, tinatawag tayo magbalik loob sa Kanya sapagkat sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang puso niya ay naglalaman ng walang hanggang kapatawaran at walang hanggang pag-ibig. Muli, binabati ko po kayo ng Happy Easter. Gunitain natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa at ng ating salita. Purihin natin ang Panginoon at ibigin siya at ang ating kapwa. Amen. Alleluia.